Yo, what's up mga ka-riders? Kamusta po kayong lahat? I hope you all doing fine. And still MECQ pa po tayo. Kaya gadget review muna tayo. So before that, intro muna. Yo, what's up mga ka-riders? Zen here from Ride Safe Pinas. And another day, another vlog, another week. So for this time mga ka-riders, i-review ko po ang aming intercom ni wife, Commander-in-Chief. Ito po ang aming gamit. Yeah, no? So this is the Cardo Packtop Bold Duo. So meron pong single pack, meron naman pong dual pack. So ito yung dual pack. Cardo Packtop. So ito po yung magiging content. So guys, ano nga ba ang, para saan nga ba ang intercom? Yung intercom kasi, isa po itong gadget or device na kinakabit po ito sa helmet. Either from the rider or from the passenger or from another riders. Ngayon kasi maramihan na eh. Mamaya pag-usapan natin yung mga features nito. Yung intercom kasi guys, ito yung ginagamit habang, you know, habang bumibiyahe kayo. Siyempre, nasa labas kayo, diba? Naka-helmet kayo. Pagka wala kasing intercom, ako naranasan ko kasing ganyan. Nagsisigawan kayo. Halimbawa, may kinakausap ka ng OBR mo, hindi mo marinig. Siyempre, yung tendency niyan, parang papaling yung ulo mo. Ano yung sinasabi niya? So, mangyayari, may konting adjustment sa vision mo, lalo na sa kalsada. So, yun ang medyo risky doon. And isa pa, hindi kayo nagkakaintindihan. So, pagka may intercom, lalo na sa dalawang helmet, via Bluetooth or via DMZ, which is isang feature nito, yun ang kagandahan. Mamaya pag-usapan natin, as I was saying, pag-usapan natin kung ano mga feature nitong Cardo Packtop na to. So yun ang intercom, magiging parang way of convenience nyo na magiging, you know, mas madali yung pag-uusap yung dalawa ng OBR mo. Sa ibang scenario naman, maraming mga riders na may intercom din, pwede kayong mag-usap kahit nagra-rides na kayo. Kasi kalimitan kasi ginagamit sa atin visual eh. Visual signaling or kung hindi man yung radyo, yung mga walkie-talkie na tinatawag nila. Okay, quick history muna tayo. So this is the Cardo Packtop Bold Duo. So the name of the company is Cardo. Hindi probinsyano. Okay, so this is the Cardo company. Way back 2003, the company was founded, and the first na mga products na ginawa nila is for Bluetooth headset. Yung mga pang, halimbawa, may nagdadrive ka, nagmamaneho ka ng sasakyan, yung sinusuksok lang dito sa ano, via Bluetooth. Yun ang mga unang products nila. And after a year, 2004, they've realized na mas maganda, they came up with the decision na maglagay sila ng Bluetooth headset sa mga helmet para sa mga riders. So yun, medyo nasa ano talaga sila, pusong riders talaga. So at yun na nga, 2004 they launched the world's first, yes, pinakaunang Bluetooth communicator device sa buong mundo, ha, sila ang pinakauna. So 2004 they launched and the rest is history. Hanggang ngayon, this company is considered as the, you know, ito yung pinaka OG. Ito yung pinaka OG, so yung pinaka original talaga. So without further ado, ito na po ang Packtop Bold Duo. So I will be discussing kung anong mga issues na na-encounter ko dito sa Packtop Bold. Para po sa mga gustong bumili nito, I will, you know, try to give you some info about all the issues and all the features na na-encounter ko dito. Okay? So ito yung box niya. So it has a really nice, classy, and you know, social talaga na box. So first we have to discuss yung features niya. So it is already waterproof. It's IP67 waterproof. So kahit ibabad mo yung unit, actually ito yung unit, oh. Kunin ko lang. Ito, nakakabit na to ngayon sa helmet ko, sa main vlogging helmet ko na Showy. Ito. So ito yung mismong unit. And ito yung kay OBR naman. Yan. Ito yung naman yung kanya, ang Kaberg Drift Evo.
So, may mga review na ako nito sa mga helmet na to. Paki-check na lang sa videos ko. So, for the Shoei X14, paki-click na lang yung link. And for the Kaberg Drift Evo, here's the link. Okay, click na lang sa above. So, ito yung unit mismo. Ang kagandahan nito, mga ka-riders, pagka tinanggal mo siya, ganito lang, oh. Meron kang pipindutin dito. Para siyang clamp. Dito. Ganunin mo lang, pindutin. Tapos, wait lang, eh. Kunin natin yung helmet donut. So, meron siyang parang clamp dito. I'll try to show it to you. Showy, diba? I'll try to show it to you. Ito yung parang clamp. Pipindutin mo na siya. Push. And yan. Matatanggal yung mismong unit or yung device. So, ito yung kagandahan ni Cardo. Tabi ko muna si Shoei. Tabi ko muna yung helmet. So, ito yung kagandahan niya. Ito yung unit mismo. Yan. Baliktad. So, ito yung unit mismo. Ito, kahit ibabad mo to sa tubig or, you know, experimentuhan mo sa tubig, waterproof siya. Ito yung IP67 na waterproof. Ganon din kay wife. Yan. Ito yung dalawang paktok namin na gamit. So, yun. Ito yung dalawang paktok namin na gamit. So, ito, tsaka ito, naka-pair na po ito. So, once mag-rides kami ni wife, we'll just turn it on and switch to either Bluetooth or DMZ mode. Mamaya, pag-usapan natin yung DMZ na yan, kung ano yan. Automatic na po siyang magkoconnect. So, automatic sa mga speakers po namin sa loob ng helmet. Automatic, connected na siya. Hindi na kami magsisigawan pa. So, back to the features. Waterproof na po siya. IP67 waterproof. And it has a range. Yung range niya, yung layo niya sa mga ibang riders na kaya. 1.6 kilometers. Depends po yan sa environment or depends po yan sa surroundings. Kung halimbawa nasa city riding ka, syempre maraming mga buildings, maraming mga establishments. Ang na-experience ko po, nasa along less than 1 kilometer lang siya. Siguro 800 or 500 meters, medyo choppy na yung dating. Kasi naka-pair din tong sa akin, sa pinsan ko, si Boss Arvin. Pagka nag-rides po kami, habang nagsasalita kami, pag lumagpas na siya ng, I don't know, 500 meters or more, lalo na pag nasa syudad, medyo choppy na yung dating. Kasi Bluetooth connectivity po siya. Hindi ko pa po nasubukan yung DMZ mode kasi so far wala naman po akong katropa or kasama sa rides na may intercom na naka DMZ mode. Sa rides po namin sa Marilake, yung first collaboration ko po with the Moto Central TV. Check out the link. Yan. Yun po yung kay Boss Jess. It's a locally made brand. We'll just be mentioning it. Jabber. So, this Jabber intercom, it's a locally made brand sa atin. We tried to connect this Pactok sa kanyang intercom. We tried to pair it, but unfortunately, hindi po namin na-pair. I don't know why. I tried to make a, you know, pairing mode, but unfortunately, hindi siya nag-pair. So, yun ang issue dun. Yes, 1.6 kilometers yung range niya, or 1 mile. And it has also universal connectivity nga, sabi ko. Ang problema, ewan ko yung universal connectivity niya, hindi po siya nag-pair. But yung sa kay Boss Arvin, yung sa pinsan ko, the brand was Parani. Parani M10. So, according sa Moto World, this Parani M10, under po ito ng Senna, which is the major competitor po nito. So, yun, nag-pair po sila. Kasi according sa Moto Market, hindi po daw siya mag-pair. Pero, nagawan ko po ng paraan. Nag-pair po silang dalawa. I don't know. Siguro weather nga. So, yun. Universal connectivity. Meron din po siyang, sa battery, meron po siyang 13 hours na talk time. So, meaning talk time, 13 hours po yan na naka-connect po siya sa DMZ or via Bluetooth. Yan, kahit 13 hours kayo magkwentuhan habang nagra-rides, pwedeng-pwede. And, what else?
Yes, it has one of the coolest thing or feature na nandito kay PakTok. Meron po siyang natural voice system. So meron pong mga preloaded or pre-program na mga may sasabihin ka lang doon and eventually mag-activate po 'yon. So I tried to ask the Cardo company to make a clips or a copy from them. So ito, panoorin niyo po. Let's start using our voice. Just remember to say "Hey Cardo." For example, to activate music. "Hey Cardo, music on." Music on. "Hey Cardo, volume up." "Hey Cardo, volume down." "Hey Cardo, next track." "Hey Cardo, previous track." "Hey Cardo, volume up." "Hey Cardo, mute audio." "Mute audio." "Hey Cardo, unmute audio." "Unmute audio." "Hey Cardo, music off." "Music off." "Got a phone call?" Just say "answer." No need to say "Hey Cardo." Want to ignore that call? Just say "ignore." But these are not the only thing you can do with your phone. Want to initiate a call? Say "Hey Cardo, redial number." Redial number. Galing, di ba? So dapat alam mo yung mga commands niya kasi mas ano yun eh, mas madali yun, hindi mo na bibitawan yung kamay mo sa handlebar para lang mag-activate ng music, mag-listen ng FM radio or magtawag. So yun ang kagandahan niya. So isa pa, like I said, it has a dynamic mesh communication already or DMC. So yun yung maganda nun, dynamic mesh communication. Ano nga ba yung DMC, mga ka-riders? So yung DMC, ito po yung mas medyo advanced na channel. I mean, sa intercom system kasi usually Bluetooth po yung gamit, 'di ba? Bluetooth. Ang Bluetooth kasi ganito 'yan. Halimbawa, naka-pair yung isa si Mr. A, naka-pair dun sa intercom ni Mr. B. And naka-pair 'yan. So pwede silang ano, may communication yung dalawa. Tapos pagka may halimbawa isa pang rider na katropa rin si Mr. C papasok, so gusto niya mag-pair din yun, ABC na, tatlo na sila, di ba, and so on and so forth until yung maximum na depende na lang po yun sa intercom. So ganito po yun, once na nagra-ride na po silang, paglagay natin lima halimbawa, nagra-rides na sila, tapos medyo may naiwan, halimbawa si Mr. C, naiwan sa rides, naiwan sa traffic or na-stuck sa traffic. Once na out of range na yung si Mr. C sa kay Mr. B, automatic putol yun. So Mr. C na naiwan, sa baba niya, si Mr. D at si Mr. E, kailangan mo na naman siyang tawagan, baga sa intercom. So meron ka na naman gagawing action. Sa DMC, mga ka-riders, hindi na ganun. Once na pair mo yung intercom mo sa isang intercom, yan, yung channel na yon ay nandun lang yun. I mean, either kung halimbawa mapuputol yun or mapalayo yung isa, pagka napunta siya sa range, automatic pasok siya. Wala nang chain na mangyayari. To know more, try to look on their website. They have the most complex na explanation po about sa DMC communication. Yun ang pinaka-astig nun. Actually guys, Cardo po ang nanguna sa dynamic mesh communication system. Sila pong pinakauna na company na nag-launch nito. So yun ang petmalu. So this Cardo PakTok Bold, it was launched 2015. So ganun na po, medyo matagal na po itong unit na to. Pero na-purchase ko lang to siya last year. So almost a year I've been using this PakTok and so far suabe. So sa box guys, ito yung laman niya. Yan, oh.
Di ba? Sleek. Sa box. Ito 'yon. 'Yun ang itsura niya. Dito 'yung dalawa. Tok-tok. Actually nakaganyan 'yan pagka bubuksan mo. So, inside the box, you will find a lot of papers, which is the installation guide, warranty, and also some accessories na pwede. Ito, boom mic po ito. Para po ito sa mga half-face or modular type. So, yun ang kagandahan niya. Meron na siya mga accessories na naka-include sa box. I will not be discussing more sa laman kasi mga issues yung pag-uusapan ko. Quick view lang po sa inside the box. Kasi alam ko may mga videos ni Cardo na dun talagang full installation itong Taktok. Ayun, pag-usapan natin yung mga issues na na-encounter ko. So far, I've encountered some issues for this Taktok. The first issue na encounter ko, pag naka-dynamic mesh duo na po siya, or pag naka-dynamic mesh mode na po silang dalawa, yung sinasabi nilang 13 hours talk time, para lang po sa Bluetooth yon. So pag naka-dynamic mesh yung dalawa, nasa 8 hours or less than 9 hours lang po yung talk time nyo. So malaki-laki yung medyo nabawas nun. So medyo downside siya kasi nga nag-expect ka nga 13 hours. Kasi nakalagay dito 13 hours eh. So yun ang personal issue ko dun eh. And the next thing na na-encounter ko sa issue dito is kailangan mong fluent sa English pagka gamitin mo yung natural voice communication system. Kasi hindi naman pwedeng Tagalog eh. Hindi naman pwedeng Bisaya. Ako, Bisaya ako eh. So, dapat English yung sasabihin mo. Limbawa, pinakauna kasing code niya is Hey Cardo. So, bago ka magsalita sa kanya ng command, dapat may mauuna mo ng Hey Cardo. For example, yung sinasabi lang Hey Cardo, music on. So, kailangan fluent or klaro yung sasabihin mo. I mean, sasabihin, kasi si wife nagko-complain eh. Halimbawa, sinasabi niya, Hey Cardo, music on. Tapos pagka hindi na-identify agad-agad ng intercom, wala, walang mangyayari. So, kailangan uulit-ulitin mo yung pagkasabi hanggang sa ma-familiar ng intercom system yung pagkabigkas mo ng salita. Kasi tayong mga Pilipino kasi di natin maiwasan, di ba, matitigas yung salita natin sa English. I'm not saying na lahat, pero syempre, English yan eh. Kahit nga ako, nahihirapan nung una eh, kasi medyo ano nga. Halimbawa, may command kasi sa pagkalimbawa, may tatawagan ka, sabihin mo, Hey Cardo, redial number. So, kailangan, kung hindi siya fluent yung pagkakasalita mo or pagkakapronounce mo, ulit-ulit ka lang magsasabi hanggang sa maiinis ka lang. Kasi nga, ulit-ulit. So, ito yung, meron naman siyang mga buttons dito, mga ka-riders dito to. May mga buttons naman na pwede mong shortcut. So, ito yung unit mismo. Pagka gusto mong i-turn on, yan, long press lang to sa taas. Yan, iilaw yan, blue. Pagka blue, naka-bluetooth na mode. Pagka green naman, yan. Pagka green, yan ang dynamic mesh communication system na. Naka-DMC mode na po ito. Okay? So, I've noticed na a lot of riders already, especially yung mga big bikes, ito yung gamit nila. And, di ko sure kung para saan tong antena. Siguro para to sa dynamic mesh. Yan o. Kasi pag launch mo yung antena, may antena kasi to. Yan o. Yan. May antena to. Galing, diba? Nung una, akala ko para sa FM. Para hindi pala. Para liyata sa dynamic mesh. Para siyempre for para sa mga range ng riders na fellow riders na nandyan. By the way, hindi ko pala nasabi, yung kaya niya ng riders is almost 15 riders. Yun, marami-rami na po yun. So, pagka naka-dynamic mesh ka, medyo siguro maingay yan kasi, ano mo yun, 15. Ang dami niyan, 15. Magchichismisan kayo niya. And, so far, yung issue niya, isa pa na issue na nakita ko, is yung battery. When we were in a dynamic mesh communication mode,
nagsabi ako noon, nagtanong ako kung ilang battery na yun. Kasi nagsasalita nga to. Ang sabi ko, kung battery status, ang sabi niya, 50%. So, you know, I was confident ako na 50% pa. Tapos, all of a sudden, siguro mga less than 20 minutes or 10 minutes, biglang nagsabi, low battery. So, nung check ko yung battery niya, it was around 20% na lang or 10%. So, ganun kabilis pag nagka 50% siya. Pero, pagka 100% na fully charged siya, walang problema, ang tagal. Pero, pag once na nagka 50% na siya, sobrang bilis. Kaya, syempre, mapapaisip ka 50%, kalahati pa yun, di ba? Tapos bigla-bigla, all of a sudden, nag-low battery. So, yun ang isang issue na nakita ko. That's it for the issues na na-encounter ko. So far, swabing-swabe. So, the price of this intercom for the single pack, it would cost you around 15,000 to 18,000 pesos. Depending na po yun sa store na nagbebenta. And nakuha ko po itong dalawa for a price of 27,000 pesos. Dalawa na po yun. Kasi normal price na nasa 28 or 29,000 yata. So, nakuha ko po siya, 27,000. Online po yun. And isang nakita ko na advantage, pagka halimbawa marami kang helmet. Ako medyo mahilig ako kumulit ng helmet eh. Isang advantage na nakita ko, pwede mo siyang bilhan nito. Ito. Ito yung audio kit niya. Ito may wire to. Yung wire naman niya, nakakonect po ito sa speaker. Sa speaker niya guys, magandang klaseng speaker. JBL. Yes, JBL speakers po ito. Ayan o. Yan, JBL speakers. So, para ka naka-headset na... May headset kasi ako na JBL, yung kulay blue na malaking headset. Ganun yung dating. Base talaga siya pagka nakikinig ka ng music. So, as I was saying, meron pong audio kit na nabibili. So, around 4,000 or 5,000 pesos na audio kit. Pwede mo na siyang i-install sa isang helmet mo. Kasi nga, natatanggal to. Halimbawa, ito yung gagamitin mo na helmet. Salpak mo lang si Paktok. Yan. May intercom ka na ulit. So, pagka gusto mo namang gamitin yung isang helmet mo, tanggalin mo lang. Tapos, i-install mo dun sa isang helmet. Diba? Ganun ka lupet sa convenience. Kung gusto mong ito palagi yung intercom mo. Kasi pagka bibili ka ulit ng intercom, medyo, I don't know, kung trip mo lang talaga na Paktok yung gamit mo. So, for now, pinag-iipunan ko pa yung audio kit. Kasi nga gusto ko yung performance nito. So, I think that's it, mga ka-riders. I hope na nakabigay po ako ng information sa mga nagbabalak na bumili nito. Paktok, I've been using this unit for almost a year. Yes, so yun ang mga na-encounter ang issue ko sa intercom na to. All in all, so kung tatanungin niyo po ako kung sulit po ba yung 27,000 para sa dalawa, for me and my OBR, ay sulit na sulit talaga. Kasi mas marami yung advantages na meron ka intercom na flagship pa. Ito yung, by the way, ito yung flagship ni Cardo. This is the Paktok Bold. So yun ang verdict ko nun. Sulit na sulit yung pera mo. Yung nga lang, yung nga, pricey nga, diba? Isang unit nito cost you 15 or 18,000 pesos. Pangdaon na ng motor yun. So, anyway, depends na po yan sa budget nyo. Meron namang mga budget-friendly na available si Cardo. So, I will be putting the website on the link below. Okay? Kung bago ka lang sa channel ko, might wanna subscribe kung gusto mo yung mga ganitong content about gadget, about moto vlogging. So, yun po yung mga content sa channel ko. Check out na lang po sa videos sa channel ko po. Okay? So, don't forget to like this video. Kung hindi nyo naman nagustuhan, meron pong dislike button. Wala pong problema yan. And, pakiclick na lang po yung notification bell para ma-notify po kayo sa mga videos na bago kong upload. Okay? So, I hope guys na safe po kayong lahat sa mga nanonood. Please keep safe. And, mainit po yung panahon. As of now, May, talagang summer, is inom po palagi ng maraming tubig. Okay? So, once again, it's me Zen from Ride Safe Pinas. And always saying, safety starts with attitude. Salamat po sa panonood. Kita-kits sa sunod na vlog. It's
that you'll miss it if